Nais kong isipin na ang mga salita ay natututunan natin kasabay ng pagtanda. Paano kaya naimbento ng tao ang mga salitang ginagamit natin ngayon? Kailan natin nabansagan ang oras bilang oras, ang halaga bilang halaga? Paano naimbento ang salitang pagmamahal at pag-ibig? Pamilya pa rin naman to kahit... kahit dalawa lang tayo. Kung iisipin, ang mabuhay sa mundong walang mga salita ay isang mundong magulo. At sa araw-araw na pagsusulat, saksi rin ako sa mga ilang maling paggamit nito. At minsan, ang mismong kakulangan ng mga ito. Sir, hindi naman po. It's just... Dito ko napagtanto ang halaga ng mga salita na ang mga katagang binibitiwan natin ay kaya rin tayong bitiwan. Kaya bilhin naman po kayong ballpen, pampaaral ko lang po. Magkano? 20 po isa. May naman. Rider kasi ako. Kanina. Wow! Gusto po ng tatay ko eh, makapag-artista po ako. Baka matulungan niyo po ako. Tatay ko po kasi dating stunt double yun. Alam mo, kung gusto mo maging artista, dapat ngayon nag-audition ka na. Hindi yung nag-acting-acting ka dito na parang kailangan mo ng pera na pang-aral. Hindi magtatagal, matututunan natin ang salitang oras. At ilang saglit lang ay malalaman natin na ang mga unang salitang binigkas natin, ang pamilya, kaibigan, at oras, ay may kakibat na halaga. Nais kong isipin na ang mga salita ay natututunan natin kasabay ng pagtanda. Lumalawak ang ating bokabularyo kasabay ng ating paglaki. Natututo tayo magbigkas ng salita kahit sa muspos na edad. Wait lang kuya, tiyan ka lang ha, huwag ka alis dyan. At siguro hanggang ngayon ay para pa rin tayong mga bata nagliliwaliw sa kahulugan ng salitang pagmamahal. Namatayo ka na eskolta para lang maligo. Wala na po ba kayong asawang pinupuntahan kahit gaano kalayo? Sa pagsagot sa tanong mo, ayaw ko munang uwi kasi ayaw ko malunod sa memory ng asawa. Dito na lang muna ako sa memory ng iba. Bakit? Kasi nga, masakit maalala. Gusto mo po pag si tatay, inaalala ko. Hindi naman po masakit. Hindi na masyadong malakas yung pangangailangan ng tondobol. Nawalan na po kami ng pera ng tatay. Nag-abroad siya, pero sulatan niya naman daw po ako lagi. Basta, bang-abang lang daw po ako dyan sa may post office. Parang naging bahay ko na nga din po yan. Kaso nga lang, sabi ng mga tao, hindi daw po ata nakarating yung aeroplano ni tatay. Hindi masakit. Hindi rin ba malungkot? Kayo mo ba? Hindi muna siguro. Bakit po siguro? Pero, nakita ko na ang pagmamahal. Nakita ko ito sa mga ilang pagkakataong tinakasan ako ng mga salita. Naramdaman ko ito mula sa bisig ng aking mga magulang, sa halakhak ng mga kaibigan,
at sa mga sandaling, kinapos ako ng hininga. Nagdodouble po si tatay, lagi niya po akong sinasama. Baka daw po ma-discover ako. Eh, lagi ko naman po nakakasundo dun yung mga writer. Mabait sila. Dami ding kwento. Kaya kahit siguro sinabi ng tatay na mag-artista ako, magtitinda pa rin ako ng ballpen para sa pag-aaral ko, tsaka maging writer din. Baka lang naman. Ilan taon ka na ba? 9 po. 9? Baka naman may naisip ka. Baka lang naman din, ibigay ko sa editor ko. Nais kong isipin na ang mga salita ay natututunan natin kasabay ng pagtanda. Ngunit sa parehong paraan, siguro ay natututunan din nating magsalita kahit walang kataga. Natututo tayong makipag-usap sa ibang uri ng lingwahe. Mga definition ng pagmamahal na hindi saklaw na kahit anong bokabularyo. Marahil minsan, ay hindi natin kailangan ng salita upang magsabi. Marahil ay hindi natin kailangan ng salita upang makinig. Parang kahapon lang, no? Ay, narepita sa editor ko. Oo nga eh. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko dun. Ayun ka lang talaga. Kailangan mo yun. Tsaka, congrats. Rider ka na rin ngayon. Samtalang ako, hindi nakapag-asawa ulit. Pamilya pa rin naman, kahit dalawa lang tayo, di ba?